but be filled with the Spirit. Okay, sabay. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. So let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita. Galawin muna namin. Medyo specialized ang aming mess ngayon. Focus kami pa sa music. We pray na may iingat. Gagabay, Panginoon, sa medyo complicated topic over the years. Ito po ay lagi na nag-usapan. Ang source of attention dahil nga po ay believe. So, important topic. Doon na nilinigbit ng iba. We pray na makilabang kami dito, Lord, as a church, maintindihan namin, mga bata pa ito, Lord, hindi sila ma-influence ng tawag na rock music. So we pray na yun ang gagabay ngayon, mga ating Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ako na po. Okay, good afternoon sa lahat. Okay. Nabanggit ko po sa inyo last time, ito po ay response sa dalawang umaga kayong wala eh, no? Itong message ito, para sa inyo na lang eh. Hindi, para sa lahat naman to. Mga kabataan, saka kayo sa mga medyo ano na. Sina Brother James, matagal lang pinag-usapan to. Kasi nga, komplikado. Medyo komplikado ang topic. Okay? Topic na ito ay minsan nakakalito kasi hindi ito I believe ay mga ready. Hindi siya ganun kadaling intindihin kasi may natutunan ako dito kayo. Masarap kung kumis naman. Meron natutunan ko kay Ravi sa Panayas. Again, di ko na-endorse yung ngayon ha. Pero may mga tama siyang ano dito eh. Ang sabi niya ganito, may mga bagay na okay, nasa Bible na naman yun, yung mga subtlety, naalala niyo subtlety, ano yung subtlety? Stephen. Subtle. Pag sinabing subtle, ano yung sabihin nun? Ha? Subtle. S-U-B-T-N-E. Pwede rin S-U-B-T-I-N. Tigen. Yeah, basahin ko. That is a Proverbs 1. Yeah, yeah. Ito na? Four. Yeah. To give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Discretion. So, yung Proverbs daw, nakakatulong yan. Bibigay yan, di ba? Instruction, wisdom, justice. At nagbibigay na subtlety to the simple. So, nandun yung clue nun, obviously, positive to. Di ba? Pero hindi na, medyo neutral. Pero ito yung maganda, no? Pag ikaw yung tumatalino, isa sa mga nangyayari sa'yo, naiging subtle ka. Ano yung subtle? Nabalik tala na simple. Pag simple ka, kunwari, ito na lang. Kunwari, yung mga bata, pag gutom yan, ha? Alam mo ba pag gutom sila, gusto nila ng pagkain? Iiyak. Kaya, yung hapunin, di ba? Pero yung mga matatanda na, nakahalata nyo ba pag gutom yan? Siyempre, misa lalo pag naihiya, di ba? Pero, misa nagpaparinig, di ba? Ha? O yung iba naman, siyempre, kaya sa business, di ba, gusto mo makuha yung pera niya, anong gagawin mo? Hindi lagi negative yun, ha? Kaya gusto mong bentahan, di ba? Sir, bagay na bagay sa itong ano, yung cellphone na to, sir. Kahit di naman, di ba? So, makabenta lang, kala mo, pinupuri ka lang kasi, sir, ito. Tangkad ka, sir, bagay sa itong t-shirt na to. Kasi yun, binibenta niya. Pero parang, ba't ang bait mo sa akin? Yung pala, bibentahan ka, di ba? Pero ikaw naman, maniwala ka naman, di ba? Okay mo, sir. Bagay na bagay sa itong damit. So, yung sinasabi sa atin, hindi mo alam na gano'n na pala yun. Okay? Iniisip niya, hindi mo readily na-detect.
Tsaka sinasabi niya, tsaka yung effect na gusto mong mangyari sa pati sinasabi sa iyo. Okay? Subtle. So again, hindi yan negative lagi. Minsan, yung mga katulad ko, nagutuwa ko dito kayong mga magulang. So minsan, gusto kayong tuluan ng isa-dalawang bagay, hindi laging pasalitayan. Diba? Minsan, gagamitan kayo ng ibang bagay. Katulad ng ano kaya? Tulad ng kasipagan, for example, gusto ko maging masipag yung anak ko. Pwede mo sabihin sa kanya, maging masipag ka, maging masipag ka, maging masipag ka. Paulit-ulit na, hindi naman effective. Ang gagawin ko, makukwentohan ko yan, alam mo ba yan, bakit bahay mo? Dati, parang ikaw lang din yan. Nagsipag siya, yung mama, mara, ganun. So ngayon, kahit hindi ko sinasabi sa kanya, magsipag ka, ano effect sa kanya, no? Ha? Magsisipag rin kasi yung isang tao daw, nagkukwento lang ako kunwari, ha? Yung isang tao naging masipag, madiskarte at maging matapat, matyaga. Eh, maganda na ngayon ang buhay, oh, si ganyan, kilala mo ba yan? Di ba ikaw, gusto mo rin ang ganyan? Si Stephen, gusto mo rin ang sarili niyang kwarto. Hindi na sabi ko, hindi ka kalakadakad ka dyan. Sabi ko, ang daing kwarto dyan eh. Dinisip mo yan, sa'yo na yan. Hindi, saka na yan. Anyway, kung gusto mo sarili ng kwarto, eh, kunwari, masipag ka, umamang ka, di yung dahil mong kwarto, di ba? So, nakita niyo, so, in a way, tinutuluhan ko siya, pero nagkukwento lang ako. And then, so, may subtlety sa part ko yun. Yun, yung sabi ko. So, again, di lagi ma-negative yan. Pero, yung demonyo, minsan, subtle din. Okay? Ibig sabihin, ano ba yan? Ano ba gusto mangyari sa'yo? Ikaw, Denver, ano gusto na satana sa'yo mangyari sa buhay mo? Talagay mo ka. Ha? Mapaliwala, di ba? Ano yung tsura ng mapaliwala? Anong example ng mapaliwala? Ha? Ha? Hindi nag-aaral. Ano yung end nun? Maghihirap ng buhay, di ba? Again, yung sinabi lahat ng mahirap, wala sa loban ng Diyos, ha? Pero, obviously, ang daming pangako ng Diyos patungkol sa blessing sa lupa. So, obviously, ano yung sabihin nun? Gusto niya pagpalain tayo sa langit, sa lupa, ganun din. Alam niyo ba yun? So, pag naghirap ka, ang yaman ng Diyos mo, tapos ang hirap mo, parang, in a way, ha? In a way, parang ang natalo ni Satan. As if, talaga, di ba? So, anong gagawin niya? Paano kanya gagawin ganun? Denver, na hindi ka mag-aaral. Gagamit ka ng subtlety, ano yun? Ha? Anong gagawin sa'yo? Ano yung pwedeng gawin sa'yo na ni Satan na may subtlety? Sabihin, kala mo gusto kang makabuti pa ni Satan, pero napasama ka lalo. Mayroon ba? Mayroon ka kayong mga pelikula mga ano, di ba? Yung mga plot story na pakalalim eh. Ano? Ano pwedeng gawin sa inyo, lalaki, mga babae? You know? Sa inyo muna, mga people, ano yung mga pwedeng gawin sa inyo? Paano di mo ma-achieve kunwari yung full potential mo bilang lingkod ng Diyos? Ano? Tulad na sabi natin ngayon lang, mayaman. Ah, ganun. Again, di lahat ang mayaman. Logan mo sa. Pero ano lang, sample lang muna. Ano yung pwede niyang gawin? Mga kabataan muna. Ikaw, Ezekiel, naisip ka? Ano yung pwede niyang gawin? Ginagawa niya sa... Eh, ako muna magbigay ng example, ha? Kay Adam and Eve na lang, eh. Anong ginawa ni Satan? Una, pinagmuha muna siyang hayop. Kasi kung sapa na siyang lalabas, tatakbo na agad si Eva, di ba? So, unang ginawa niya, nagkatawang hayop siya, di ba? Ahas. Ano sinabi niya kay Eva? So, yung pinagpala na yung tao, eh, di ba? Susunod lang sila sa Diyos, tuloy-tuloy ang blessing. Anong ginawa ni Satan? Niloko siya. Ano sinabi? Okay. Ano sabi mo sa Diyos? Huwag daw kami kumain nito. Nako, ano ba sinabi ng Diyos? Thou shalt surely die, sabi ng Diyos. Ano sabi ni Satan? Thou shalt not surely die. Nakikinig ba?
Kailangan nyo ito, mga young people. Kailangan nyo ito. Alam niyo yung kwento ni Evan Adan, bakit sila pinalis sa Garden of Eden? Ano sinabi ng Satanas? Makita nyo na. Yung mga detaling ganyan, dapat alam nyo yan. Sinulat niya sa Bible eh. Ang sinabi ng Diyos, pag kumain ka niya, sigurado patay ka. Ang sabi ni Satanas, hindi naman sigurado. Mamatay ka rin, pero hindi sigurado. So, isipin ni Eva, pwede kang mamatay, pwede hindi. Uy, parang boxing. Pwede kang mamatay, pwede hindi. Kaso kung ang ano, sabi pa doon, nung tinitigan niya na, nagkaroon siya ng maling idea na naman, sabi niya parang magandang prutas to ah. Naakit siya. Naakit siya sa prutas at sa effect nung, kasi sinabi sa kanya ng Diyos, sinabi sa kanya ng Satanas, kasi ang pangalan nga nung puno ay puno ng kaalaman ng masama at mabuti. Kasi siguro ayaw lang, sinabi ni Satanas, ayaw lang ng Diyos na maging parang Diyos kayo, alam niya yung masama at mabuti. E di sabi niya ni Eva, ganun pala ang Diyos. Parang Diyos pala, parang may mini-withhold sa atin. So ginawa niya, ay, hindi naman pala sigurado, pinain niya. So babalik tayo kay Satanas, anong ginawa niya? Kasi alam na ni Eva at Adan yun eh, na masamang gawin yun eh. Ha? Hindi siya pinilit. Hindi siya pinilit. Sinabi lang yung sinulsulan. Pag sinulsulan, hindi accurate yung sulsul eh. Anong word doon? Yun nga, subtlety, di ba? Hindi niya, tinago niya yung tunay niyang purpose na sirahin yung tao. Gusto niya sirahin yung tao. Pero kunwari, hindi niya gusto niya. At gusto niya makatulog. Gusto ko lang kayong makalaya. Gusto ko maging parang Diyos kayo. E di, ang galing pala ni Satanas, di ba? Yun ang palabas niya. Pero actually, pag kinain niya yun, talagang patay sila spiritually. Buhay sila physically, pero patay sila spiritually. Bukod doon, inalis sila sa Garden of Eden, and so on and so forth. Naging mahirap yung buhay nila, di ba? So yun yung subtlety, hindi mo alam na mapapasama ka pala, pero mapapasama ka na pala. Hindi yun yun, putanting word to, nung kaya nung batang ano ko. Kristiyano ko, iniyulong ko po yun sa dictionary, tsaka ibang bagay pa. No? Lalo pag pinuro pa sa COVID na naitindihan mo na gusto. Okay, so ngayon, balik tayo kay Denver. Ano yung pwedeng gawin ni Satanas sa'yo para mapalayo ka sa kalooban ng Diyos? O doon pala sa pag-aaral, di ba? Ano pwede niyang gawin sa'yo? Good. Huwag niyang sulsulan. Huwag niyang ano. No coaching. Ano ba? Si Red, dami niyan eh. Ha? Ha? Ano daw? Wala? Ah, sige, sino lang na? Sino lang? Si Geraldine muna. Mayroon apat. Ano? Anong pwedeng gawin sa inyo? Eh, nabaptize na kayo, di ba? So sana tuloy-tuloy na kayo sa Panginoon. Kung nagtuloy-tuloy kayo, dinodiretso yung instruction natin dito, malamang sa hindi, magtuto kayo, malamang sa hindi, kapalayan kayo. Pero, pwede kayong madiscarin. Kaya tapos, di ba? Ano yung pwede gawin ni Satan? Gamitan ng sins ng subtlety. May mga example eh. Kunwari, mapapabuti kayo pero makapasama kayo. Paano niya bebenta yon? Ginawa niya, binago lang niya yung salita ng Diyos. Nang konti lang. Dinagdagan ng isang letra. Ay, letra, isang salita. Anong pwede niyang gawin sa'yo? Mahirap pa yung tanong? Nalilito kayo? Sige, anybody. Wala rin pala eh. No? Sino nakakaisip? Paano? Iba, kahit kayo na lang, sa pangawat ng Diyos sa buhay nyo. O kayo mismo.
Paano kayo isirain ni Satanas? Paano nga? Ano pwede yung gawin? Ordinary. Ano nga yun? Paano yun? Ha? Yan. Alam mo ni Jamie. Red niyo na ba si Jamie? Sabi ni Jamie, ganito. Kasi matagal namin nag-aaralan yun eh. Actually, hindi ito bago. Lagi sinasabi ito sa churches. Sa church namin dati, hindi yung bago ang bata na mapusok, minsan hindi pa nga matured, hindi nag-iisip. Pag may in love na, ano na, buti itong mga ito, nakukuha pa, mga bata pa ito, wala pa ito eh. Pero maganda, inaaral nyo na rin. Nakikinig na rin kayo. Diba? Alam nyo ba yung boyfriend, girlfriend? Oh, alam nyo na, diba? Sa maagang edad nyo, especially ngayon, binibenta nga lagi sa mga GMA. Alam nyo na yun, kaya ngayon, mas maganda, dito kayo sa church, mas maririnig nyo yung dapat yung marinig, di ba? Sa babo. So, paano kayo, yes, sabi ni Jamie, ganito lang yan. Marami, si DM, mas DM na ng example natin. Active na active si DM ngayon, ng aga, soul winning, okay na okay, di ba? Paano siya sisirain ni Satan? May darating dito ang isang babae, magpapanggap Kristiyano. Ganyan lang yun, dami na nasira dyan. Pero ayaw pala sa Diyos, kunwari lang. Tapos bubula-bula siya, hindi, ang pogi mo talaga kahit di naman. Diba? Naniwala ko namin. Kunwari lang, ba't ka man dyan? Kaya may ako pong ba doon? Wala, kung ka na ba, ikaw yung baby. Inaano ko na yung buhay mo ba? Pwede mo tahakin. Pogi mo daw, tapos. Pero ayoko dyan sa Baptist Church. Dito na tayo sa iglesia ni Manalo. Si Kristo dito, tao lang dyan. Totoo yan eh. Dito, kunwari lang tayo. Pero, kasagutin kita. Eh, ang ganda daw. Kamukha daw ni sino maganda ngayon. Hindi ko na alam eh. See? Ayan, kilala ko yung paano niya. Lumalabas yung saan-saan niya. Ganda na, di ba? Pero bastos yun. Lakman demonyo nga tayo, hindi ko alam. Ganun ka ganda ba? Unti-unti lang yun. Mara, nasama din na. Tapos, inaano ka na, di ba? Ayun, yung example ko sa inyo, ngayon, wala pa kayo naisip. Ayun, sabi ni si Jamie, hanggang maging kayo na, tapos dinala ka na doon. Diba? Sabi naman ni Brad, fornication. Alam niyo fornication? Sex before marriage. Nabuntis mo ngayon, patay ka na. Diba? Sira ang buhay mo, yan sabi ko sa iyo. Ngayon, pwede ko lang bumawang ang mahirap. Sobrang hirap na kung para dati na malaya ka naglilingkod sa Diyos. Diba? Ito, magdadalaga na rin. Post-post na rin ito ng ano eh. Hindi mo ako sinasagot eh. Natanong mo ito anyway. Diba ako yan? So, subtlety, diba? Kala mo, DM, kala mo talagang love ka nun. Yung pala, ginamit lang ni Satanas. Diba? Ang dami yan eh. Yung Facebook na yan. Post-post ka ng Bible verse dyan, inagawi ka dun sa karoon ka ng kaibigan, sinirang ka ng ano, diba? Puro ka bastusan na pala. So, ano mangyari sa'yo? Sira yung buhay. Sira yung buhay. Again, laban na naman yun. Hindi naman, obviously, hindi naman agad, boom! Pero, pwedeng nagkakaroon ng door. So, by means of subtlety. Yun ang gusto ko lang sabihin, subtlety. Hindi mo alam na papunta pala dun, pero papunta na nga dun. Eh kung alam mo lang isa sa nasya, talagang hindi ka nasama dyan. Kaso, alam mo ba na isang tao, ginagamit pala niya sa nasya, hindi mo alam. Hindi mo alam yan. Actually, maraming mga pasto nga, nasira din eh. Yung ginagamit dyan, sabi nila, patlo lang daw. Female, mga babae, finances, pera, saka pain. Pag sumikat na yung pasto, hindi ko alam, ba't nila gusto mong sumikat? Ayun. Bumagsak din.
Ginamit sila dati ng Diyos, ngayon hindi na. Kapisola na sila. So, so ganun din tayo, dapat tayo napunta doon. Sa music tayo. Kasi yung music din ay hindi siya direct pang atake. Ang music ay parang aawit lang naman tayo. At by the way, ito pala ay temporary Christian music kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi natin mag-usapan yung mga basbas na usapan na mga kanta. Labas na yun, ibig sabihin. Ano na yun? Alam na alam nyo agad eh. Ayun, hindi yan dapat sa akin. Amen? Pag-usapan lang natin yung mga Christian din. Pero rock and roll, pop, makabagong Christian music. Na ginaya nila yung music ng salibutan, ng rock and roll, saka ng Sarah Geronimo, mga ganyan eh. Christian daw yun. Ano ba yun? Yan objective natin. Na malaman natin si CM at para iwasan natin. Okay? At unti-unti ito, kayo yung hintayin natin pa-convince kayo. Hindi natin pipilip to. No? So ano yung Christian, yung temporary Christian music? So, sino may kinig niya? Kaya may ako dati, nainig ako niyan eh. Kasi, mayroon ka na eh, nag-share, ay Christian ka na. Sige, pakinggan mo to. O, mapiya ka. Ang ganda nga kasi dati ako rock and roll eh. Tapos nung Christian na ako, binigyan ngayon ng mga music na rock and roll din. Christian din. Siyempre, na-hook ako. So, may napahinggan ko. Galing naman talaga. Kaso, nung nakita ko na, kasi music lang, di ko nakikita eh. Yung nakita ko nung paano sila mag-rock-rockan sa church nila, sabi, iba to, agad yun. Nakuha ko agad yun. Pero hindi ko agad naalis sa sarili ko, pero pinapahinggan ko pa yun. Pero may hindi na. So, mabilisan na lang kasi tapos na kami dito nung Sunday, tsaka kanina umaga eh. Temporary Christian music, Jungle of End Time Apostasy. Music is in itself a language. So, yung sabihin niyan, ito yung main ano nila eh, na sinasabi nila, ang pangunta sa atin, na sabi mo, ba't gusto nyo himmel lang kami, Christian din naman kami, nilagyan lang namin na rock and roll, pero Christian pa rin yung music. Jesus pa rin yan, praise the Lord pa rin, kung anong kinakanta nyo, ginawa lang namin may distortion, tsaka may nilagyan nila ng ganon. Anong pagkakaiba eh, music lang naman yun, ano lang naman yun. Yun nga, music. Pero really, music in itself is a language. Ibig sabihin, ang music, wala pang lyrics yan. Wala pang lyrics yung music, may sinasabi na yan sa'yo. Pwede ka niyang kausapin na. For example, gusto kitang pasayahin. Anong tugtog ang papatugtog ko sa'yo? Yung malungkot? Hindi, di ba? Kung gusto kitang pasayahin, masayang music. Tama? Pag-horror, anong tugtog? Masaya? Gusto mong matakot yung nanonood? Ano yan? Medyo may trailer na ano. Di ba? Alam niyo na yung ano nun? So, kaya nun eh. Basta yun na yun. So, pag gusto mong medyo malungkot, di ba? Ganyan, kailangan malungkot yung music. So, ibig sabihin pala, mali-mali sinasabi nila na iniba lang nila yung music and therefore, pwede pa rin yung matanggap na mali. Kung ang nilagay mo type of music ay makabundok, makasanlibutan at makalaman. Okay, kung sinabi makalaman, yung ini-insight nyo kanina sinabi ko. Yung parang gusto ko mag-fornicate, bakit? Kasi sabi nung kanta, ano eh. Ay, kumakanta pala. Yung kumakanta, babae. Pero Christian church yun ha. Church ha, Christian church. Protecto. Kasi yung babae yung mga nasa harapan, likely yung ganyan. Nakita na kayo ng ganon? Nakakita na kayo gano'n? Ang hilsong? Diba? Gano'n yun. May nakita nga ako doon, nasilipan eh. Eh alam mo na, yung mga loko-loko din, kasi diba, either galit sa Diyos o galit din sa music, pero still, yung pinusa kung saan, sikat na sikat yun eh. Ang tanong, bakit siya nasilipan? Kasi nga, ba't siya maikli, diba? Tapos nag-rakak-rak, kumatalon-talon pa. Kalit na ako. So, gusto ko sabihin lang ay huwag kayong paloloko. Amen? Kaya gusto nila ng rock and roll, uso yun, marami sila nadadala. Ayun, cool na cool yung church nyo, rock and roll. Gusto ko dyan. Maraming ganun. Ngayon, sa atin kasi, hindi lalapit dito yan kasi alam na nga nila eh.
Pero kayo, na possible na nandito na kayo, ma-influence pa kayo niyan. Yun ang objective natin. Amen? Yun pala, nasabi ko, yung kay ano kasi, sabi ni Mrs. Sarah, si Geraldine, nagtatanong about sa music. Yun yun, kaya ako nag-pitch ito. Kaso wala kayong dalawang linggo. Kaya sinisiksik ko lahat ngayon dito. Okay. So, hindi ko na ulitin ito. Mabilis lang. Yung CCM na yan, alam niyo yung CCM? Contemporary Christian Music. Yun yung tawag natin sa mga music na lakin doon, pero Christian daw. Okay. So, yan ay pag pinakinggan mo yung alam music, yung mga gusto mong umakanta, yung lifestyle ng umakanta, makikita mo yung lifestyle pala nila parang sanlibutan din. May mga konting na bago pero basically yung pa rin. Madalas lang silang magbulalas ng Christian terminology. Like Christ the Lord tsaka Jesus. Pero yung ginagawa nila, suot nila, ganun din. Kung ano yung suot ni... Sino ba mga sikat niya? Hindi lang sila kanina? Ibana. Ganun din. Hindi na masyadong ganun. Okay. So, nabanggit natin kanina sa 1 John, di ba, yung love not the world. If any love the world, the love of God is not in him. So, ito naman sabi niya, it is not of God. Then, yung charismatic na unang linggo, pinanood namin, hindi natin mapanoodin ngayon, wala tayong time eh. Pero yung mga charismatic movement, na church Christian daw, mga may holy barking, may holy laughter, alam niyo ba yun? Nakapasok naman yung ganun churches, mga Pentecostal, hindi pa. Huwag yung nasubukan. Pero kung sakaling mapunta kayo, kasi nga ako dati, punta lang ako saan. Merong binabatukan, tapos hindi nyo napanood last week eh. Nangingisay. Tapos, Holy Spirit daw yun. Kasi nung alingan. Amen? Kaya yun ay dangerous heretical weirdness. Alam niyo weird? Gusto niyo maging weird? Grabing weird. Mga ewan, di ba? Anyway, sabi si Sims, totally ecumenical. Isnayati kanina ang mga yan. Sabi, gusto nila lahat. O, makinig kayo. Anong religion mo? Wala ka pakailang. Basta makinig ka ng Christian. Music, tas rock and roll. Ganun sila. Gusto nila lahat. Hanggat maaari. So tayo yun ang tumutilig sa dyan kasi naiintindihan natin ito. At tinayuan ng mga baptisyan. At least yung iba. At mga kaibigan ng Catholic yan. Okay. Wala lang dito lahat eh. Actually, pwede nyo ibibigay ko sa inyo to. Actually, magkakaroon tayo dito sa YouTube. Okay. I-share ko lahat doon. Pati yung link kay David Lau. Okay. Hindi ko endorse si David Lau sa ibang bagay. Pero sa ibang bagay, especially ito, okay siya dito. Okay. Gusto nila yung mga, ito yung mga example ha. Ano na lang to sa mali na lang, pero pag pinag-aralan nyo yung mga yan, nakilala nyo yung mga yan, tumutugtog nyo yung mga yan, ito totoo na lahat sa kanila. So sila ay ginagaya nila yung Roman Catholic sa in a way na yung prayer, contemplative mysticism na prayer. Sabihin, hinahaluan nila ng mga hindi biblical term, yung panalangin nila, bandang huli, nalito ka na, hindi mo alam yung isang sabihin. Tindihan nyo ba yan? Makinig. Gusto rin nila na hindi King James. Ayaw nila sa King James. Yung King James, masyado maliwanag eh. Yung gusto nila, medyo malabo para hindi halata. Yung gusto nila. Kanina banggit, yung The Shack Malipo. Documented po ito lahat. Kapag si David Chow, documented lahat yan. Hindi ko lang nilagay dito. Pero lahat siya may pages, kung saan nila nabasa, kung saan sila umamin. Andun yun. Tapos yung mga bakla, hindi nakakapagtaka yung mga CCM, ang daming bakla dyan. Bakit kaya ganun? Eh, Kristiyano din sila. Kasi nga, parang pinupush nila ng, yung boundary. Ito yung Christianity yung totoo, ito yung mundo, ito yung Christianity. Gusto nila, pinupush nila to. Hindi, Christian pa rin naman eh. Hindi, gusto nila sa bakla, eh, Christian pa rin yan. Eh, gusto nila rock and roll, Christian pa rin yan. Eh, bihis nila, hindi mga Kristiyano, Christian pa rin daw sila. Ano ba?
Puro pera yung ano, pwede pera yung usapan nila pag may concert sila. Christian pa rin yan! Di naman sila sumasamba sa Diyos, Christian nga, basta Christian. Yung sinasabing ano, yung sabi ko kanina, ecumenical, basta tanggapin lang natin. Okay? So, yun, binasa namin, napakaraming binasa namin kanina umaga. Lahat yun ay with regard sa Espiritu ng Diyos ay laging may ugnayan sa katotohanan. Yung mahilig sa mga Christian, contemporary Christian music, hindi ganon. At ano sabi ko sa inyo kanina, yung Bible nila, hindi King James, nasa lang pakailan eh. Lalo yung ma-attend sa kanila, wala na rin, lalo na. Okay? Kabalik talaga yun na sa Bible. So nabanggit ko rin kanina na hindi exemption yung mga Baptist. Yung iba, maganda nag-umpisa, Baptist din talaga, Baptist ang Bible, Baptist ang doktrina. Pero ang unang pumasok, music. Binago nila. Pastor, maganda ata ganito music natin. Yung pastor, hindi masyado marunong. O sige, ano lang naman, sa mga youth lang naman eh. Hayagan na natin yan. Bandang huli, dumadami na yung may gusto ng ganong music. Eh, bandang huli, yun ay naging music ng church. Eh, pastor, pinapakinggan nga natin sa bahay. Privately, pinapakinggan natin. Eh, bakit hindi sa church? Parang may hypocrisy doon talaga. Eh, bandang huli, laklakan na rin sila sa church. Eh, baptist pa rin sila kasi baptist sila dati. Paano sila hiniwalay doon, di ba? So, yung number one. Number two, adaptation. Pag sinabing adaptation, hindi sila original, pero ina-adapt din nila. For my example niya, kung yung mga anong gusto niyong hymn, Amazing Grace, may version na sila yan. Alam niyo ba yung dance version? Nasa ako din eh. Nung dati kasi, mga rockista din kami ng high school eh. Yung mga FM station, yung ginagawa nila, naglalabas sila ng dance version. Ibig sabihin, imi-mix-mix nila. Rock and roll pa rin, pero pwede ka sumayaw habang rock and roll. Kasi nagtuloy-tuloy yung ano eh. Parang ginawa nilang sayawan. So naasal ako doon. Ngayon, ganun din sa atin, mga yung magandang music natin, hymn, gagawin nilang yan, lalagyan ng drums. Tapos yung pwede naman gitara lang na, gagawin electric. Ba't naman eh, kakantahin na ng mga parang baklayan. Yung boses eh, parang lalaki, pero parang bakla na yung boses. Yung mga makamundo, makakarelay ko, eh, okay na, kung ako, yeah. Yes. Pero yung mga nakakaintindi naman, naku, mali ito ah. Kaso, mas malakas yung humatak ng tao yan. So, madang uli, in-adapt nila yan. Dangerous yan. Okay, so anong nangyari sa kanila? Nabagin nila yung umaga, addictive yan. Ibig sabihin, hindi mo na yung maipigilan. Kung kinakausap nyo yung laman mo, ay maganda to kasi basta maganda, hindi ko paliwanag pero maganda. Gusto ko to. Hindi ka na nagtanong. Tapos madodominate ka na yan, pati yung church, yung mga dating ayaw niyan, gusto na rin. Tapos kami dito. Ito. Ito yung sinasabi nila. Okay, sabi nila, hindi naman kami magpapalit ng Bible, hindi kami magpapalit ng pananamit. Okay, alam nyo na yung maayos na pananamit, di ba? So sa church, maayos na pananamit. Hindi namin babaguhin yan, pero yung music namin, babaguhin namin. Ano mangyayari? Pag yung music mo makamundo na, susunod na lahat yan. Sana hindi, pero malamang sa hindi. Okay, ito na document ni David Todd eh. Bawat church na nakita niya na nag-adapt ng CCM, inalaunan, boom, nagbagong Bible. Boom, nagbago na yung dress. Yung kanilang dress code. Okay, so yun lang yun. So kaya sabi sa Bible, sabi sa Proverbs, di sinabi nito, kaya sabi nito, can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Sino dito may lighter?
Okay. Tapos ilapit mo sa damit mo yung apoy. Hindi, ano lang naman, hindi ko na masyado ilalapit eh. Medyo lang, dito lang. Eh, hinangin. Ano nangyayari sa'yo? Sunog ka. Hindi, napigilan mo yan. Huwag mo na ilapit, di ba? Kung alam mo nakakasunog yan, ilayo mo. Ganun din ang rock and roll. Ganun din ang CCM na yan. Ilayo mo ng malayo-malayo sa'yo. Amen? Amen. Ngayon, diba natapos? Ngayon pala, Proverbs. Ha, okay lang yung isama ako. Diyan. Dito sa class. 35 po. Aga pa. 10 minutes pa. Sabi dito, because it is a bridge to the one world church. Ano yung one world church? Ano yung one world church? Isang mundo, buong mundo. Isa lang ang church natin. Maganda ba yun? Ha? Maganda yun kung yung tunay lang, di ba? Pero yung mga kulto, hindi yung papayag magpa. Diba kaya ngayon Catholic, ganun nangyari sa kanila. Saan mo nakikita sa Bible yung sumasa ba sila sa Diyos Diyos at mga Kristiyano? Wala. Pero ba't yung Catholic may Rosario, may Debuto, may Mary, may Jesus. May Jesus na long hair. Diba? May holy water. Ano pa? Ha? May Black Nazareth. Ganun na rin yun. Ash Wednesday. Alam ni Jamie, malistahan ka ata dyan eh. Actually, pag tinignan mo yun, nilista mo yun, lahat yung may kinalaman sa mga pagano. Yung Mary na yan, meron silang, banggit ko na dati, sa Egyptian, sa iba-ibang culture, meron lagi silang Mary, ah, meron silang, sorry, nanay na sinasamba. At yung nanay na yun, may bata ang anak. Alam nyo ba yun? Hindi natin alam na ngayon, pero meron pong ganun. So, yung One World Church, gusto nila lagi ang message ng mga nakakita ka naman ng rock and roll, yung Hillsong, kunwari, sabihin nila, umiwas nga sa mga false teachers! Eh, ganun ba sila? Hindi po sila, love, love, praise the Lord lang, malabo kung sino yung Lord yun. Ganun gusto nila, pag narinig mo lagi yun, lagi yung mensahe na narinig mo, parang gusto mo, lahat sana ka magkaisa na lahat at church. Diba? Sana lang, magkaisa na lang. Wala nang usapang Bible, wala nang usapang doktrina, wala nang usapang mali, tama, lahat na lang tama. Pwede ba yun? Sana pwede kasi hindi. So maganda yung unity, pero not in the expense of growth, sabi nga nila sa English. Sa Tagalog, maganda magkaisa tayo, pero huwag namang magkaisa tayo, kahit mali tayo, nagkakaisa tayo. Hindi ganun. So kaya natin inaayawan yung iba, kasi mali na sila. Tuturuan mo, ayaw nila ng tama. Okay, paano yung makikipag-isa ka doon? So, yun. So, yung mga CCM, ganun yan. Ang mensahe nila, gusto magkaisa-isa na tapos. Ayun na. Nakikita na sila. Ang daming bumili sa album nila. Bumili sa album nila, may mga Baptist, may mga CCM. May bumili sa album nila ng Catholic. Methodist, lahat na eh. O sinong binenta nila? Si Jesus binenta nila. Diba? Hindi maganda. Ano ba yun? So yun lang ha. So pag sa palagay mo kaya mong i-adapt yan na hindi ka maa-epektuhan ng negatively, nagkakamali ka. Okay? Kung gusto mo, pag-aralan mo lahat ng Baptist na i-adapt yan, kung napabuti sila o napasama sila, lahat yun, basta hindi nila inalis ha. Pag inalis nila yan, na-realize sila, mali ito, napapabuti yun. Nakaroon ng revival ulit. Dami pala nito. Hindi na talaga matapos to. Ito pala yun, ha? Question ba? So, meron pang one. Hindi natin matatapos. Hindi ba kayang umatid ng umaga? Hindi kayang umatid ng umaga? Ayaw naman, di ba? Ayaw niyan! Ayaw niyan! Para matapos na natin ito, dito matapos ngayon.
Ito muna, umpisan. Tapusin lang natin muna dito sa first part. If a church starts with CCN, eventually, mawawala na yung mga standard nila. Ano yung standard? Kasi sinabi standard, dapat ang babae, mukhang babae. Ang lalaki, mukhang lalaki. Mahaba ang palda. Okay, hindi parang ano, hooper. Ano pa ba? Ganyan, gupit ng lalaki, dapat mukhang lalaki. Marami na laman yung gupit sa spiritual. Ba't sinabi sa Bible yun? Hindi sinabi sa Bible yun. Agree ako sa'yo. Pero yung bawal sa Bible, bawal din yung kalbo, ha? Bawal din yung long hair sa lalaki. Sa babae, kahihiyan yung maikli ang buhok. O sa ibig sabihin, hindi rin baka maikli. Yung sinasabing standard, okay? Sino mo makinig? O, yun yun na. Ako nung una ko narinig to, inayawang ko rin eh. Actually, nabasa ko lang to. Sabi ko, pambira, hindi naman natatotoo to. Pero nung after ilang years na, binalikan ko, totoo pala. Yan, okay. Yung mga maliliit lang na ano, parang makuha kayo. Vocal sliding singing technique, ano yung sabihin nun? Prominent part of the world's music. So, napanood ko yung documentation about Michael Jackson. Okay. So, tinutuluan daw siya ng mga publisher ng music ano eh. So, nung kumanta daw siya, hindi na-impress yung ano, kanya, sa kanya. Masyado ka naman anong kumanta, hindi dapat ganyan, dapat makabago ngayon yung ano. Yung mga attitude, parang ganun na nalang kung ano. So, dinagdagan daw ni Michael Jackson ng attitude. Ngayon pagkanta. Tapos, yun nga, nagustuhan na siya. So, isabihin yung attitude sa kanilang terms, ha? Yung kumbaga, hindi lang kunwari, pag kinanta mo, Amazing Grace, how sweet the sound. Malinaw yung mensahe, di ba? Kasi itong mga taong to, madaling ma-ano, madaling ma-boring. Gusto na hindi ganun. Dadagdagan mo yan. Amazing. Kung kilala yung si Mariah Carey, doon siya sumigat. Okay, bukod sa kabastusan niya. Doon yun. Kasi magaling talaga, bisa bumabalik, once babalik niya ulit yun. Kasi mga nire-revive niyang kanta, eh, syempre pamilya niya yung kanta, hindi ko naman mga gusto marinig ng ganun na ganun yung pag-awin. Gagawin niya, mababuhin niya, tapos harayo lang naman. Ginagaya po nila yan. Yan ang CCM. Yung mga tayo, pag kumanta tayo ng hymn, mabanggit ko kay Virgin yung pag D, G, C, yun na yun. Kasi sila gagawin pa ng A-7. Nagawin pa, medyo iba yung tunog niya, mas maganda yan. Yun yung tinuro nung napanood din ako, ganun pala yung technique nila. Medyo babaguhin nila, parang ganito ha. Example lang nga lang. Mali D. Ating music na isang tayo. Ito simple lang ito eh. Diba? So buo yung tunog, kompleto na. Pero pag binawasan mo yan ng isa, mara ganyan, D7. Hindi ba ba? Ito yung D. Ito yung D7. Medyo pareho pa rin, pero may pagkakaiba na, di ba? So, ano ko ba? Hindi na yun. Hindi ako music expert, pero ayun na kuha ko dun eh. Pinakinggan ko yung CCM master, parang gano'n. Gano'n ang technique nila. So, isa pa. So, bukod doon sa binabago-bago na yung pag-awit, yung mag-tarip na, ano yung katarating kanina? Amazing Grace. Diretso sa tono, sa kanila, Amazing Grace! Bago ka makabot doon yung sasats ko nga, inaano ko kayo doon, di ba? Mali yan, dapat diretso agad yung dinaanan mo lahat ng ano. Ang tono. Gusto nila yun, ewan ko kasi nga sabi nito kasi sa research dito, parang na-steal daw yung laman mo, parang ganda naman ang boses ko, pero actually, binababoy na. Nag-focus ka na doon sa music, hindi na sa mensahe. Tama ba yun?
isang Christian music na nag-focus ka na sa pag-awit. Ay, ganda ko mga. Kaya ako ma-awit. Kahit gusto ko umawit. Ha? Hindi, yung pag-awit mo, tool lang yun para ma-glorify ang Diyos, di ba? Kapag sobrang galing mo na, wala na ibang gumagawa na kundi ikaw, ayun, galing mo na. Ikaw na yung purihin natin. Purihin si... Hindi mo matagdang dito, si Peter. Ikaw na yung pinuro, ipangit yun. Amen? Scoping technique created as a part of commercial dance music scene, and it works like a jerky syncopated rhythm to create a sensual atmosphere that modern dancers desire. Okay? Hindi ko yung makakalimutan to kasi nung bata ako, parang TV ako minapanood ko rin. E di nagturo ngayon yung ano, si... Sino ba to? Basta yung Universal Motion na tayo eh. In-interview sila. Paano di ba nangyari yun? Kasi naman parang in-adopt daw nila yung mga dating sayaw na simple lang. Salit na daw yung sayaw, ganito lang. Kunwari ha, hira. Hindi, ako nangyari ko. Nahantok na kayo eh. Ano na? Salit na ganyan lang. Sayaw na rin yun, di ba? Pwede sensor. Huwag nga dadagdagan nilang... Breaking dance. Breaking dance. Langkot. Tapos yun, matunaw dati sumayaw, pero niniwala ko na yun. So kung ganun sa sayaw, ganun din sa boses. Oh, Johan, huwag ka lang ang gumaya. So ganun din sa boses nila, ginagawa nilang ganun kasi exciting. E samantala kung gusto natin kaya tayo ng music para mapuri nga ang Diyos. At para yung music natin ay maalala natin pag kinakatara yung music. Naalala natin yung mensahe, and then tapos na yun, wala tayong gusto itagdag pa doon, di ba? Pero yung iba hindi sapat yan eh. Kailangan pagalingan na to. So, pag sinabi pa ng jerky, ano yung jerky? Ito medyo sensitive na to ha, pero mga bata, alam nyo na to eh. Jerky. May kantang ganun, yung paulit-ulit na Huwag ka lang, di ba? Kasi basta marak, yung mga rock, ganun. Yeah, ang hirap, di ko natin kayo yung mga ano eh, pero inaalala ko lang kasi yung panahon natin. So lalo na sa panahon nyo ngayon. Next week, subukan ko mag-ano ng mga sample ha. Baka matuwa kayo. Magko-concert tayo dito next Sunday ha. Sige, parang magising kayo. Ang bira, paggagala tayo, aga nyo eh. Tinamaan. Tinamaan ba? Sige, let's pray. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Malawa ka din ang tapos ko, Panginoon. Ay very sa ating napapanahon, Panginoon, sa mga anak. Again, andun po yung tanong, Panginoon, na bakit may different type of churches, ang music, ang Bible, at ako sa buka din sa Bible. But now, yung music naman ng Panginoon ay mag-focus kami dito. Kasi yung mga kabataan nagtatanong din, legitimate lang po yung question na talagang yun po ay nagtatanong talaga. At nag-isource of intention, napakaraming panahon ng Panginoon, maraming churches, so pray, masettle namin ngayon. Itong para namin ang makamundong music sa sacred music, sa hymns versus the rock pop. Pray na may malinaw to Lord at di na namin desire yung Panginoon, impact na namin yung order ng bagay. Ngayon ay sa kanila lang at din sa amin, Panginoon. So we pray na magpudyan namin. You have better plans for us, you have better music din po, Lord. So we pray na paunawan niyo po sa amin, Panginoon, na huwag kang mahal lang, Panginoon, natin for the next at least two services, Panginoon. So, kung ba matapin namin ito, so we pray na natin. Nag-abay, bawat isa, and we pray.